So this time, matutuloy po natin ang ating lesson. Salamat po sa lahat ng willing at talaga namang nag-demonstrate ng kanilang pag-ibig sa salita ng Diyos. Ito po, doon po, inulit lang yung pero okay na rin. So again, nanggaling po. Again, happy anniversary po sa lahat. Salamat sa mga gising pa rin. Ito po, Lord. Okay, nagtsaga kami, di ba? So, at least, I appreciate. Nandito pala si Ma'am. Malu, Ate Malu. Then si Ayeng. Bisita. Amen, ha? Twitch ako eh. So, natapos pala kanina sa 11. The word of ang ating lesson again, part na po ito ng ating teaching about kanina po no, sa loving the word of God. Paano natin mamahalin? Bakit natin dapat mahalin? Salita ng Diyos, nakita niyo naman kanina, napakaraming blessing. Amen? Nakikinig lang tayo actually. Amen. Hindi na nga tayo nagkabisado. Pero nakita natin yung ibang tao nagkabisado, bago nila makabisado yon, hindi po madali. Lalo po yung mga paulit-ulit. Paano mo alaman andun siya at hindi ito kanina? Makayon pa ng computer, bautak mo, pero mayroong way. Pagmahal mo nga salita ng Diyos. Yung sa Romans din po, mahirap din po yun. Kasi may mga ano, parang haba ng sentence. Hindi siya, hindi mo siya ma-retain sa utak mo gano'ng kadali. Kasi hindi mo wala kung siya lalagay. Pero may paraan, may paulit-ulit, di ba? Kay Christ Jesus, Jesus Christ. Ano yun? Eh, isa lang naman yun, di ba? Anyway, dahil yung mahalang salita ng Diyos at yung kanilang umaga, accurate dapat, mas maganda, mas maganda. Ano, di ba? At least ngayon sinusubukan, salamat sa mga pupataan na ito. Pero this time, ay tuloy po natin teaching natin kanina. So natapos po dito tayo kanina. Kung mahal mo ang Diyos at gusto mong, lahat naman tayo siguro dito mga Kristiyano, gusto mo magkasala sa Diyos? Ikasa lahat, nagkakasala. Pag nagkasala ka, lalo pag ano ka, actively, sinusubukan mong di magkasala, tapos nagkasala ka, ano yung feeling nun? Diba? Kaya yung mga, sa, kung ano man na field yan, sa sports, for example, na sabihin natin, nag-record pa. Sabi ko, nag-record ako. Kasi nag-recite ako yan. So nakita niyo ba ibang mga artist namin? Ay, artist na tuloy, ano masasabi ko? Sports, no? Art, and the artist. Athlete. So pag may target po yan. So ngayon, minsan la, pag sprinter, yung 1 second, napakalaki nun sa kanila. Mabilis ako ngayon ng 1 second. Ah, tumutuwa ako. 1 second lang eh. Pero mini-measure nila yun, yung mga nag-diet, yung counting pag-reduce nila, ano yan, malaking bagay yan. Alabag yati kanina, pag-memorize, maganda, maayos. Ngayon, ang ayaw mangyayari ng mga nag-diet, yung kumain, parang kasalanan sa kanila yan. Uy, kaya ang tawag nila cheat day, ganyan. Tapos yung ano daw, yung ice cream, makasalanan daw yan. Ganun ang term nila dyan. So hindi ko rin gustong gawin natin yun, ha? Kasi again, sa King James, malalim yung kasalanan. Ang kasalanan, sa Diyos lang yan. Tandaan nyo po yan. Kaya huwag nyong gagawin ding ano yung terms ng kasalanan. Ay, hindi ka, ano ngayon, kunwari, o hindi ka naka-color, ganyan, usapan natin ganyan, kasalanan mo. Hindi ko yun ina-advise na gagawin nyo po. Kasi malinaw ang kasalanan sa Diyos. So, huwag natin pababawin, okay? Gusto ko lang sabihin nyo na, yun nga, kung mga Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, mahal mo ang Diyos, ayaw mo magkasala, hanggat maaari, masakit din sa'yo yun. Okay, hindi yung kinakatuwaan yun. Kaya nga pa dito, pag may inaayos tayong tao dito, pag nakita mo na, nagisinungaling, tapos okay lang sa kanya. Dapat sa'yo hindi okay yan eh. Eh dahil nga tinuturoan natin, tayo, dinedemonstrate natin, according sa Bible din, yung kasalanan, ginagawa nilang exceeding sinful. Ibig sabihin, para lalo mong di gawin. Well, having said that, kasi sabi dito, paano daw tayo hindi magkakasala, alamin mo yung Bible, itago mo sa puso mo. Kasi kabisaduhin mo. So pag naaalala mo pa lang, meron dyan tukso. Dapat makikita mo, ay, hindi sa akin yan, hindi pa sa akin yan, gusto mong gawin sa buhay ko. So ayaw mo kaya, isa sa mga way is, kabisaduhin mo yung Bible, alamin mo, talagang tablan ka, alam mong masama yung masama at alam mong mabuti yung mabuti. And therefore, kanya, kahit pag-attend lang, hindi yan sa'yo basta-basta. Kasi alam, sinabi ng salita ng Diyos sa Hebrews 10:25, ano sabi doon?
not forsaking. Huwag mong iwanan. Pag hindi ka nag-church ngayon, para mong iniwanan yung iba. Hindi ko iniwanan yung iba eh. Ako nga, hindi ka iniwanan sa bahay mo. Sila iniwanan mo kasi may schedule tayo ng church. Pare-pare tayong mag-aaral, aga-awitan, mag-fellowship. Tapos iniwanan mo kami, ibig sabihin, galaba muna ako. So kaya sabi ito, not forsaking the assembling of ourselves together, but admonishing, ano ba yan? One another, as and so much the more as you see the day approaching. So kasalanan pala ang di umatin. Kasi nakikita mo naman, palapit na palapit ang pagdaling ng Panginoon, ine-exhort tayo, magtulungan tayo. Diba? Lahat ng ginagawa mo dapat, isang tingin mo palang, ano ka rin, nasalamat. Yung iba na gano'n, kasi ako na-encourage. So, kala ako hindi nagkakabisado ito, ngayon nagkabisado. Kala ako hindi mahalaga sa kanya, mahalaga pala, kasi ginabisado niya ng gano'n eh. Kaya sabi dyan, huwag tayo magkasala ngayon. Blessed are thou, O Lord, teach me thy statutes. Meron na tayo makipiliin dito mga ano. Ito. So, natuwa ba kayo kanina? Yeah. Eh, ako iniisip ko na agad, ipopost ko yun eh. Kasi may encouragement sa iba, tapos yung kaninang kanta. Mamaya, kakanta rin kayo, di ba? Gusto ko yun kasi mayroon akong bagong sa playlist ko kasi nag-asawa na ako eh. Tapos sabi nila, alisin ko daw yung sabi ni DM. Ano yun? Introduction ng mahaba kasi nagkamali sila eh. So, nahaba yung playlist ko. Kasi nga, pag JJX kami, ang haba ng drive. Gusto ko, maganda yung papakinggan ko. Amen? So, masaya ba kayo? Yes! Ako, masaya ako. Kaya sabi ito, I have rejoiced in the way of thy testimonies. Pag binabasa mo ngayon yung Bible, ano nangyari dito? Lalo pag bagong kwento, tapos maganda. Ngayon, yung mga para sa bata, okay lang. Alam ko na, si David, pinatay si ano eh, si Moses eh. Ha? Mali ah. Kasi di mo alam eh. Pero pag yung alam mo, si David, okay, alam na natin yun. Pero kung nga, binabalikan ko pa yung dalawang preaching ko about David and Goliath, excited pa rin ako eh, kasi nga, may malalim na aral dun. So ngayon, alam mo na namatay si Goliath, pinatay ni David, ano, yun lang alam mo. Ang dami pang exciting na kwento sa Bible. Ano alam nyo? Ang dami. Katatapos ko yung Jeremiah, paborito ang Jeremiah kasi grabe yun. Madrama, ma-action. No? Banggit ko kanina ng umaga. Diba? Jeremiah, nung una, siya yung kawawa, siya yung ginugulpe, pati pamilya niya, kinakawawa siya, bandang huli, patay yung iba, siya buhay. Pinapapili pa siya. Anong gusto mo? Dito ka sa Babylon? O gusto mo sa pumunta? Hindi kita huhulihin, hindi kita pausahan. Imagine nyo, yung ibang kababayan niya, pinatay. So, exciting ang Bible. Kaya sabi dyan, I have rejoiced in the way of thy testimonies. Pag binabasa mo, yung galing. Kasi yung mga kinabisado nyo kanina, yung mga sa Proverbs lang, lalo yung 1 Corinthians. 1 Corinthians ba? Letter lang yun, pero ang dami dun. Siguro, na ano kayo, ano yun. Nung tinakil natin yung last time. So, nagsasaya siya. Ay, ang ganda, nanalo si Elisha. Naalala nyo kay Elisha naman? Ang daming victory ni Elisha eh. Papatayin siya eh. Oh, ano nangyari? Sabi nung kasama niya, patay tayo, Elisha. Kasi mga prophet, makapangyarihan yan eh. Hindi, nung hindi tayo patay, mas marami makampi natin eh. Nung pinakita nila, oo nga, no? So yun, ano pa? Nang kwento, testimony ng Diyos. Yung ina Moses, patay na rin sila dapat, gutom sila eh. Ito yung ikot-ikot ka doon. Nagkaroon ng water, nagkaroon ng pagkain. Ano pa? Si Jesus, pinatay, kawawa. Hindi, bandang uli, nabuhay magmuli. Tapos yung pananampalataya, nilalait ng ibang tao, na walang kwenta yan, maliit na sekta yan. Ngayon, ano na? Baliktad na. Ano nangyayari ngayon? Christianity ngayon, hindi mo na kaya itanggi. Yung mga maraming Christianity kunwari lang ngayon, nakiki-Christianity na rin. Baliktad na dati, kinakahiya yun eh. So, kaya ganito po yan. Eh, napagandang salita ng Diyos, pag binabasa mo yon, ikaw din mismo nag-rejoice. Yes, panalo si Joseph. Diba? Yes, panalo si, sino kalala nyo? Si Daniel. Ito ko yung Leon. Anong ginawa niya doon sa Leon? Yung furnace of fire. Ano pa?
Madami, no? So kaya dapat mag-rejoice tayo, basahin natin, alamin natin, doon tayo sasaya. Sinong di masaya ngayon? Titignan mo. Nakasimangot. Kasi tagal-tagal lang. Ano ba tong anniversary na to? Tagal naman. Aga natin dito. Lalo sinundo ko. Diba? Naagahan pa kayo sa punta nyo? Eh ako nga, nagsundo eh. Ako pa nag-preach eh. Tantok-tantok na kanina. Anyway. As much as in all riches. Sino mayaman dito? Natuwa ka ba magbago yung cellphone mo? Pag maraming ang pera. Naranasin nyo ba maraming pera? Ako mas hindi pa eh. Naranasan mo pa rin kahit na parang bata ka, di ba? Magkaroon ka lang ng bago, pagyayabang mo pa yan. Eh paano kung napakarami yan? Imagine nyo ba yun? Like yung example dito si Bill Gates, kasi loko-loko yun. Pero, ingitin ko muna kayo, ha? Ano ba si Bill Gates? IT yan eh. Ilan ang bahay niya? Maling tanong, pastor. Kasi ang bahay niya, subdivision. Pwede ba yun? Buong sa, itong gandang bahay, ang laki, 1,000 square meter. Isa kanya, subdivision eh. At ang mahirap doon, ang matindi doon, binili niya kasi may nakatira dati doon. Eh, mga gandang bahay na yun. Eh, ayaw niya na may katabi kasi mga i-ampi siya eh. Tsaka concern sa security niya kasi nga mayaman. Binili niya yung buong subdivision. Overpriced yun, binili lang niya kasi gusto niya eh. Masaya ba maraming pera? Pero mas masaya daw pag alam mo yung salita ng Diyos according sa Bible. Mas masaya, I have rejoiced in the way of salamat. Sa Revelation, pinag-aralan natin yung salamat kahit ngayon, inaapi tayo. Bandang huli, paano kang hindi sasaya kung naniniwala ka sa Bible, lahat tayo sa langit, hindi tayo lahat, yung mga nanampalataya sa Panginoon. Paano ka hindi sasaya doon? At yung mga nilalahit na ngayon, mayayaman, inaasar tayo, di ba? Pinapahiya tayo. Naalala ko tuloy si Smart yung kanalas ng Marlon. Pero kasi naano ko si Smart, pinatanggal ko yung isang anak ko. Talaga sinusulatan ako, kesyo, hoy, magbayad ka na! Na gano'n, tinatawagan ako eh, matigas din ako, alam ba yung katapatan ko eh. But anyway, so, in-oppress tayo ng mayayaman, di ba? Pero pagdating na sa langit, tayo tatawanan natin sila, okay? Huwag yung tawanan, maawa na rin tayo. Pero gano'n eh. Yun ang totoo, kaya masaya. Pag alam mo, pag hindi mo alam yung salita ng Diyos yan, depressed ka. Akala mo, forever ka nang ganyan. Eh, lalo yung mga young people ngayon, ano bang mga young people ngayon? School. Nasa utak, school. Buti nga, kung school bad eh. Love life. Yan, no? Paano kung love life? Di ba, yun ang nakikita ko sa inyo, mga, huwag yun na ako i-friend. Yung mga friend ko sa inyo, ano yun, sana all may jowa. Ganyan. Ito na naman. Sabi ko parang, ato, nakikinig ba ito sa preaching ko? Kasi parang depressed siya kasi wala siyang ganun. Ano ba yun? Kung fulfilled ang buhay mo sa Panginoon, sa paglilingkod, salita ng Diyos, and of course, nag-aaral ka naman. Wala ka ba nakukuhang ano dyan? Satisfaction dyan. So lalo na ngayon sa salita ng Diyos ito, sabihin ko sa inyo, para konting ano, yung salita ng Diyos ito, Bible. Ang dami nang gusto sumira dito. According to history, tingnan nyo. Kayo mismo mag-search, kayo magtanong. Ba't hanggang ngayon nandito pa to? Ngayon, pinapalitan nila para maging mababaw ang tingin ng tao dito. Still, lumalabas, tumatayo to. At alam nyo kung paano tumatayo to? Bukod sa, yun nga, talaga salita ng Diyos to eh. Yung ginawa nyo kanina. Hindi nila pwede i-replicate. Yung hindi ako magkakabisado ng verse sa Korea novela, for example. Pero may gumagawa nun, di ba? Ilan lang namatay yung si Cherry Hill ata yun, si... isa sa mga sumikat na line, ano yun? Anong sumikat na linya nun? Hindi nyo na alam. Trying hard, copycat! Alam nyo ba itong mga... sa showbiz, ginagawa nila exam yan, di ba? Oh, alam mo ba yung linya ni ganyan? Kinakabisado mo, kala, ang galing mo naman, kabisado yun. Call me. Nung pakialam mo, nung binuhusan, eh, puro. Sila ang copycat, eh. Amen? Ito dapat, itong ginagaya. Even ang mga legal documents, ginagaya sa salita ng Diyos. Yung iba kasi, hindi alam yan, eh. Pero itong ginagaya nila.
Yung marami sa literature na pinasikat, even yung mga sikat na kataga, sikat na idioms, nasa Bible yun. Scapegoat. Yung word na yan, scapegoat, eh nakinig ko una yun sa kanta ng Metallica. Dati nakikinig kasi ako dun. Ano nga yung scapegoat na yun? Yung para sa Bible. So kaya dito tayo dapat maging masaya. And then, kung masaya tayo dito, anong gagawin natin? Katulad ng ginawa nyo kanina, hindi lang kabisado. Kasi yung kabisado, andito pa nga lang yan eh. Yung mas maganda pa sa memorize, meditate. Okay? Ibig sabihin, lagi mo iniisip, bakit sinabi ng Panginoon yun? Bakit yung mga apostol nagtatapat sa Panginoon? I-meditate mo yun. Bakit namatay ang Panginoon para sa akin? Para lang maligtas ako. Bakit ang tabang ni Jeremiah? Bakit siya nakinig sa Diyos? Ba't di na lang siya nakisama doon sa mga natakot? At sila ay nakisama doon sa hari at lahat sila namatay pagkatapos. Ba't hindi ganun? Yun ay meditate mo. Habang andito ka ngayon, ba't yung iba nag-church na naman? Ako, ayoko na nga, hindi na ako babalik eh. Umbira, nantok ako eh. Ba't sila may memorize pa? Ba't sila sumusunod? I-meditate mo yon. Sabi dyan, I will meditate and have respect unto thy ways. Alam niyo yung respect? Nauso rin yan sa mga ano eh, sa Facebook, di ba? Kaso, baling respect eh. Guruin mo, ano mo ginagawa doon? Madalas yung, nakikita ko talaga eh. Yung gagawa ng kakaibang bagay, for example, tatumbling ng ilang ano, as dive. Uy, respect! Uy, nirespeto kasi ang galing mong tumumbling. So what? Ang tumumbling siya ng gano'n, tapos yung iba naman sobrang, alam niyo, yung bola, isushoot. Oh, respect! Uy, yung bola, shumut! Bago mangyari yun, ang tagal niyang ginawa yun. Kung re-respetuhin mo lang siya, marami siyang load, marami siyang baterya. Kasi ulit-ulitin mo lang, shushoot at shushoot naman yun eh. Amen? Mga trick shots. Re-respetuhin mo ba yun? Walang kwenta. May daya na. May daya nga. Iba yung iba. Galing talaga rin ba? Alam din eh. Taga-smart kasi ito eh. Iba, kala mo tumambling. Galing. Yung pala, naka-green screen pala yun. Alam mo yung green screen? May nag-ano pala. Kala mo, galing tumambling. Dinaya pala. So, wala ka dapat respeto doon. Amen? O sino kaya respeto mo ito, respeto ka yung like, binabanggit yung pastor ko, bakit? Dati, yung tingin ko sa pastor ko, parang wala lang. Ala ko isang lalaki nagsasalita dyan, just another man na gusto ng pera. Yun ang ala ko dati kasi pagdating mo dyan, wala ka namang alam eh. So tumagal ako sa church, bandang huli, yung mga lingkod ng Diyos talagang ano, taas kamay ako dyan. Lalo mga maayos na lingkod ng Diyos, nagsimula sa wala, magpapatuloy, babastusin yan, maraming failure yan, minsan kapatid ang anak nila, yun ang problema nila, patuloy pa rin. Kasi yung ibang member, aalis, lilitaw, lulubog, aawayin, pagbibintangan, andyan pa rin. Yun ang lingkod ng Diyos, yun ang dapat mo lagi sa Facebook, kaso di mo lang kaya, kasi mahaba yun, eh, di ba? Kaya mo lagi sa Facebook yun. Respect! Pero alam nyo, kailangan natin respect ang Panginoon. Amen? Amen. Kaya, again, nakita akong binabasa sa Panginoon, minsan naaawa ka rin kasi nga, wala namang alam eh. Pero gusto mo lang tulungan. Matapusin na natin kasi ang tagal na natin, di ba? Ano oras ka dumating, Kit? Ano oras ka dumating? One ka ba dito? Sa... Sige. Si Ma'am Angie. Nanay Angie, ilan ba ang nasa dumating? 2:30. Okay, so adjust natin. May ilang minutes na ako. Tagal pa lang eh. 19 pa lang, oh, isang oras pa. I will delight myself in thy statutes. Ganun din po, no? I will not forget. Parang kanina si Ma'am Mea, no? Yung nakalimutan niya, yung verse na sabi, I will not forget thy law. Sabagay, in fairness naman, mahaba yung ano. Pero, di ba? Nakalimutan mo ba yung salita ng Diyos? Eh, paano mo nga kalimutan? Di mo nga alam eh. So, sa mga iba na hindi mo pa alam, alamin mo muna. Ngayon, pag alam mo na, pwede ba huwag mong kalimutan? Paano mo hindi kakalimutan? Remind yourself. Dito ka lagi sa church, kung umawit ka ng makalangit na kanta. Hindi yung katulad ng mga sa Hillsong, kasi puro ano na yun eh. Ito talaga kung anong andyan, yan sinabi ng salita ng Diyos. At lalo, andyan ka pa, kaya ngayon, nagustuhan ko yung scripture song nga, kaya, except instead of yung choir namin. Kasi nga yung choir, medyo may halo na rin yan eh.
tinignan ko yung history na ka-Pentecostal na gano'n. Doon maganda rin, kaso, nagusto ko yung scripture song eh. Kasi Bible yung inaawit mga bata, natutuwa ako na Julia, umaawit doon habang kahit hinahatid ko sila. Batang ganyan, alam nila yung Bible. Kaya napaganda. Kaya huwag kayong maboboring sa salita ng Diyos, utang na loob. Huwag na boring kayo dyan, kayo ang boring sa paningin ko. Anong boring? Di mo hindi sinasabi mo. Matagal na yung Bible hanggang ngayon, nag-stick pa rin yung mga lumalait dito, silang talait-lait. Dahil, kaya yun ang gusto natin, pag sinabi, delight myself in thy statutes, kahit parang di mo gusto, gustuhin mo. Later, pag naintindihan mo na yun, ah, ganun pala yun, buti na lang. Nag-stay ako sa church, yung mga kilala kong di nag-stay sa church, ngayon, hirap na hirap bumalik kasi, alam mo na, minsan pag nasabi ang backslider, ang hirap, ang sakit, ayaw mo na lang bumalik. Pero kung ikaw nag-stick, na boring ka, pero nag-stick ka pa rin. Kasi, niwala ka na, pero pwede mo maging boring ang Diyos, syempre hindi. Kung may boring na Diyos, hindi totoong Diyos yun. So, kilalanin mo yung tunay na Diyos, hindi ka mabuboring. Okay, so huwag mo siyang kalimutan. Tuloy natin. Kasi iniisip ko dito hanggang 20 yan eh. Anyway, tuloy lang natin to. Napaganda. Deal bountifully with thy servant that I may live and keep thy word. So again, ha, iba-ibang paraan para sinasabi ng Bible para gustuin lang natin, mahalin natin salita ng Diyos. So una, marami na kanina pa eh. Isa sa mga paraan, no? Na pwede mong hingin sa Diyos na paano ka hindi maboring at panatilihin mo yung salita niya, ano? Bukod sa nabanggit kanina, pwede ka rin humingi, nabanggit natin kanina yung protection. Ngayon naman, ganito. Kasi nasabi nyo na, alam ko si Pastor sinasabi niya dati ito, yung bukod sa nasabi ko kanina, yung mga ginagawa at ini-enjoy ng pastor, mahirap eh, di ba? Pero alam nyo ba, hindi naman kailangan lagi. Kasi minsan, gagawa rin ng Panginoon, nabibigyan ka rin ng blessing to the point na sabihin mo, hindi pala burden ng ministry. Gusto rin, masaya din pala eh. Anong, okay, nahirapan ako kanina, nahirapan ako last week. Ay, masaya naman pala. Eh sabi dito, deal bountifully, Lord. Sige, nakita nyo naman, gastos kami dito, gastos kami doon. Pwede ba, Lord? Pwede ba? Hindi masama na mag-ask ako. Kasi kung ginagamit mo naman yan sa tama, ang Diyos sa kanya lahat, masama bang humingi? Yan. Hindi po masama. Eh sabi dyan, Lord, naglilingkod ako sa iyo, pwede ba pagpalain mo ako? That I may live and keep thy word. Nakita nyo? So, siyempre nag-e-effort tayo para panatilihin at gawin yung kalooban ng Diyos. Lord, pwede ba tulungan mo ako? Katulad nga sa halala, okay? Wala, hindi tayo tatagal dyan kung wala na tayong pangpagas. Na totoo lang. Pero ngayon, buhay pa rin naman tayo. Amen? Medyo, yan. Kumakain pa naman tayo. Ito yung kinabisado din natin dati, di ba? Pakibasa niyo pa, bang kayo uminom. Ready, go. Open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of my love. Bakit siya humihingi na sa Diyos na buksan niya yung kanyang mata? Ba't din na niya ibukas? Hindi, kasi may ibig sabihin ganito po yan. May mga bagay na mahirap intindihin, tama ba? Kaya nga ako po, sinusubukan ko lang. Ako naiintindihan ko pag iba ang bagay, hindi nyo naiintindihan dahil ko sinabi, hindi nyo naiintindihan iba. Hindi ako nagugulat. Kaya nga, dapat ito yung panalangin natin. Amen? Pag pumunta ka sa church, kahit nga wala ka sa church, magbabasa ka ng Bible, nakaka-boring kasi nga hindi ko naiintindihan. Pwede ba ipanalangin mo to? Lord, buksan mo ang aking mga mata nang makita ko ang mga dakilang bagay sa iyong mga salita o sa iyong mga batas. Kasi gano'n, huwag kang, ano ba yung mga nasa batas? Huwag kang magpapautang at huwag kang magpapatubo. For example, gano'n. Parang mali naman yun ah. Kasi kasi dito may nagpapautang, may papatubo. Masama ka magpatubo. Kahit kanina ako magtanong dyan, sasabihin sa'yo, hindi. Kasi sabi sa Bible, masama magpatubo. Okay? Lalo sa mga kapatid. Ngayon, hindi mo naintindihan yun. So, ipanalangin mo, Lord, pwede ba maintindihan ko? So, pag naintindihan mo ngayon, ganun pala yun. Kaya naman pala masama yun. Kasi, hindi lalo na baon. Kaya nga nang utang kasi. Kawawa naman. And, marami sa Bible yung usually minumura yung nagpatubo.
Gusto mo ba ganun buhay mo? So ngayon pwede, tumulong ka, singilin mo rin, pero huwag mo nang tubuan na parang yun nga, na bandang huli, galit-galit kayo, bandang huli, may kalabang ka rin. Pag may kalabang ka, delikado ka rin. Diba? Kung matalino ka, ang inuipon mo sa buhay mo, kaibigan at supporter, hindi kay, hindi ano, ay, taaway, diba? Okay, naitindihan ko ngayon. Kasi nga, tinuro ngayon. E paano kung hindi? Diba? Ba't kailangan mahaba ang palda ng babae? Hindi ko maintindihan ang posto. Eh, lahat na nakikita ko sa TV, maikse. Eh, kasi, sa demonyo nga yan, yung showbiz, alam nyo ba yun? Tingnan nyo sa history, nung nauso yung television, ano nangyari? Dumami ang nag-adultery, dumami ang nag-divorce. Nagkataon? Hindi. Eh, ba't yung iba hindi nag-divorce natin? Kasi wala nang ibang maganda sa kanila, kundi asawa na itong di-divorce. Eh, kung nakita nyo sa TV, manood ka lang dyan, ah, mas maganda pala yung ganong itsura. Ah, mas maganda yung ganong. Nagkaroon ng utak na mali. Amen? Amen. Kaya yun, ang hirap intindihin sa umpisa, pero pag pinakita mo sa Bible, mayroon ba sa Bible yun? Yes, tinuturo po sa Bible yung inasabing kahubaran ng tao is from this hanggang tuhod hanggang bewang. So lahat ng andyan, kahubaran. O di alam mo, huwag pakita yun. Kasi kabastusan yun. Kaya ngayon, hindi ka maano, hindi ka ma-losyang naman ito, ang haba ng palda. Hindi, pag naintindihan mo na yan, ay, ang ganda pala nun. Kaya nga, si Yesha ay may skirt ba yung regalo mo, nai? Natuwa si nanay. Ako rin, nakutuwa ako pag nakaganong kayo kaysa nakaano kayo, kung ano man yan. Again, hindi ko naintindihan ko iba, nasanay na eh. Pero, kaya nga, babalik tayo natin. Okay, nasanayin kayo sa maganda. Kahit di kami mayama, pag may nakita kasi akong sale sa Lazada, uy, maganda to kay Yesha. Sige. Hindi ko si Yesha. Ibig sabihin, kahit kanino, pwede natin i-price. Amen? I am a stranger in the earth, hide not thy commandments from me. So, ganun din. Kasi sabi niya, Lord, wala akong alam, eh, baguhan ako dito. Anong alam ko dito? Kaya ngayon, ang kailangan natin, katulad ni Kit, baguhan siya ngayon dito. Kaya ako, pag may bago ako sa inyo, nahati yung ano ko, attention ko. Kasi tinutulungan ko kayo, pero pag may bago tayo, inoconsider ko yun, di ba? Kung napansin niyo, kuya, di ba? Nung bago sila dito, nag-active sila. Lahat ng message naka-gear towards nila, sina ano din, ito, sina Rain, alala ko yun eh. Pag tinignan ko yung message natin sa YouTube, alam ko kung sino pinag-focus ako doon. Kaya ganun, minsan di natin alam anong kailangan mong gawin. Sa Diyos ka humingi ng Lord ng instruction. Lord, bago ako, anong kailangan kong gawin? Di ba? Sa opisina, ganyan yan eh. Yung mga bago namin. Pag ikaw yung supervisor, naasar ka na naman kasi tutuwa ko na naman to eh. Pero yung mga yung masigasing, sir, anong gagawin ko? Paano to? Sinong kakausapin? Ganyan. Pag bago ang Kristiyano, kung ligtas ka, hanapin mo instruction sa Panginoon. Amen? Ligtas na ba si Kit? Nasyara na ba si Kit? Ligtas ka na ba? Huwag nagkasala ka, saan ko punta? Kailangan pa magmas? So ngayon, ganun na itindihan kayo, pag bagong ligtas ka, kailangan mo na instruction. So unang instruction ko, kahit sabagay, matagal na rin save itong mga to, pero parang inuulit ko, di ba? Sina Daily sa Clarissa, kasi maganda naman, tumanggap sila. Ngayon, anong instruction, Pastor? Please, give me instruction! Para makapagsimula ako dyan, para pag in the end of my days, yung lalo yung mga yan, mga lalaki, yung babae, in the prime of my days, katulad ngayon, nasa 40 ako ngayon eh, kaya sigasig ako eh, kasi kwento ng mga pastor, ganun nga. Pagdating mo na si kwenta, saka ka pala magsisipag, ang sakit na ng likod mo. So kaya na, binibigay ito, kasi sabi ko sa mga bago, sino baguhan din si Kenneth. Ito, salamat, nag-active ulit, amen? Amen. Si Hannah, si Kim, ganito ha, huwag kayong ma-upset ng church. Pwede ba? Kasi kahit aralin mo to sa bahay, pwede. Sure. I'm sure. Ligtas ka, maintindihan mo to. Pero anong gusto mo? Bumubuhos yung blessing o pakonti-konti lang? Diba? Kanina, sa tamang pagkain natin eh. Kaya yun ang adik yung mga Baptist dyan eh. Kasi kahit parang di nang bawal, meron ng mapawang blessing eh. Imagine mo, ikaw yung ano, oh, ito muna sa'yo ha. Kasi salamat po. Parang sa ano, ano yung extra rice? Inasal. Ang sarap doon, lalo ng bago yun, ng inasal. Extra rice, ang dami yung nagagano.
gutom na gutom ka na eh. Alam niyo yung ibang Kristiyano parang ganun eh. Gusto mo pang kumain, wala ka naman sa church. Ito, araling ko, tama naman, kaso kulang, mabagal, minsan di sakto, maloko ka pa, nag-search ka pa sa Google. Ang una mong na, ano, yung syempre, yung mga sikat doon, si Joel Austin, si Pope, tsaka si Kibuloy, patay ka. Pwede ba? Kit, nag-bike ka na nun ulit? Hindi. Patay tayo. Kaya mo mag-bike lagi. So, para ma-stuck kayo sa Bible, yun po, para mabilis, lamang kayo sa iba. Huwag kayong absent, magtanong agad, buti nga kayo, may chat na. Ito, nag-chat-chat sa akin to, lahat, si Rain, yeah, si DM, si Pame, nag-chat sa akin itong mga to kasi matagal na to dito, tsaka may tatay sila naman. Yan. Yesha minsan, de. Ako nag-chat kay Yesha. So, yun. So, kung stranger ka, Lord, pwede ba hindi mo itago sa akin? Hindi talaga itago ng Diyos. Hingin mo yung kanyang mga commandments. At dito po yan. Sige pa. My soul break it for the longing that it hath unto thy judgment. Ganun din. Lord, how na ako. Ito yung mga backslider siguro. Or yung mga dati sa panahon nila, yung Bible po dati napakamahal. So, talagang pupunta ka doon sa temple nila para makakuha ng instruction. Eh ngayon, kahit sa Android, andito na ang Bible. Magkukulang ka pa ba? Nasa iyo na lang yan. Pag nagkulang ka pa, kaya naglolong daw siya. Ayan, makinig ka, magtanong, pag-usapan natin. Pag nasa church na tayo, pwede ba? Mag-usapan natin, huwag puro basketball, at huwag puro kung ano man yan. Pwede ba may kinalaman na dito? Amen? Amen. Thou hast rebuked the proud that are cursed which do err from thy commandment. Anong ibig sabihin naman nun? Anong maaral dito? Ganito. Wala na may malikot dito tapos hindi ko sinaway. Matutuwa ka ba? Ay, nakikinig ka. Ang ganda ng pakikinig mo. Tapos isa doon. Kung bata, okay lang. Pero kung... Diba? So, kailangan pong i-rebuke yan. Kasi hindi naman lahat yan is mananatiling ganyan kung talaga napagalitan lang. So, katulad ko ngayon, hindi ko nasabihin yung detalye, pero ako napagalitan din ako ni Pastor. Makalimutan yung minahal ko yung Pastor ko dahil doon. Kasi nga... Then after nun, syempre, tinuna ako, ayos-ayos. Nag-iingat na ako kasi nasabihan ako eh. Eh, paano kung di ka pinapagalitan? Amen? So, kaya sinasabihin ko, thou hast rebuked the proud that are cursed, which do err from thy commandments. Anong effect nun? Kung may pag-asa pa yun, ma-revive yun, ma-recover, ma-restore. Kung wala na, at least yung mga ano, hindi na-istorbo. Yung nakaka-istobo sa iba, mara, meron dito malandi or something, pinagalitan ni Pastor ngayon, umalis, o di, yes. Diba? Ngayon, kung kaya nating tulungan, hindi tulungan natin, pero kung ayaw talaga, mainit ba talaga, o ano? Pakibuhay nga ba? Next, princess also did sit and speak against me, but thy servant did meditate in the statute. So, hindi po mga, walang kabuluhan to, ha? Napaka, ano nito, napaka-relevant natin to, sa atin ngayon to. So, may time ba na pinapagalitan ka itong princess, ito po yung mga leader? So, ngayon, kung wala ka namang ginagawang medyo mabigat, hindi ka naman pag-interesan ng mga leader. So, ngayon sa GGX, hindi ko alam sana, huwag tayong pag-iritan doon. Okay? So, minsan wala tayong magawa kasi mga princess yan eh. Mga leader, mga mayor, mga naman yan. So, ano daw dapat gawin natin? Mag-meditate ka lang dito. Kasi ang mangyayari sa'yo, pag hindi mo alam salita na ano, pag pinag-iritan ka ng mga makapangyarihan tao, ano mangyayari sa'yo? Takot ka, sigurado. Pag takot ka na, anong next niyan? Gagawa ka na ng hindi mo dapat gawin. Or, kung may dapat kang gawin, hindi mo gagawin kasi nga takot ka. So, kaya kailangan natin mag-meditate ka. Again, salita na naman ng Diyos. Kunwari lang, ha? So, ako nakakarunig din sa online. Kunwari lang sa JJX, kung nag-ingatan, mag-initan tayo, kunwari lang. Ay, wag na tayo dun, eh. May galit pala sa atin dun, eh. Wag na. Kasi takot ka na eh. Pero kung mag-stick tayo doon, pagpapalain pala sila doon at tayo, di sayang naman yun kung natakot lang tayo. Amen? O kayo din, for example, si Yesha, kung ano, natakot siya sa tatay niya. Ay, baka pag niyaya ako sa church to, magagalit. Ano yung alam mo sa akin? I-sell mo nilang pasto niyo doon. Diba? Yan o. Diba?
Try mo lang. Amen. Sabi ko, ano eh. Lalambot din yan. Tsaka di ko na siya babastusin dito. Sabi ko, totoo. Pagkatapos ng papanalangin natin, nawa, yung salita ng Diyos, ang Diyos mismo ko, usapin siya. Pag nangyari yun, ikaw ang masaya. Amen? Amen. Alam na alam ko yun. At malalaman nyo rin yun. So, huwag kang matatakot. Alamin mo lang, and then gawin mo yung dapat mong gawin. At hindi mo hintuan yung di mo dapat hintuan. Thy testimonies are also my delight and my counselor. So, dalawang bagay, ha? Kanina, delight. Ibig sabihin, masaya ka kanina, di ba? Sino dito mahilig sa Marvel? Cinematic Universe. Ang bira, magiging komplikado na ng gusto, di ba? Ayoko na, sabi ko. Walang kwenta, puro ano naman yun. Mas puro mga bakla pa kayo gumaganap sa ano nila, di ba? Yuck! Ito ka na lang, di ba? Ito yung magandang, lalo pag nasa church ka, ma-excite ka dyan kasi kinakwento ni Pastor Dimo, alam, alamin mo ngayon. So, bukod sa nag-delight ka na ngayon, ang ganda yan, ha? Ito pa yung maganda, my counselor. Sabihin, may mga bagay kang hindi kayang gawin kanina, para nang magkita kanina, dala niya, sa love life na naman, ay, hindi ko alam gagawin ko. Diba? Alam nyo ba? Kung matalino kayong honest kayo, ako din, hindi ko rin dati alam. Eh, nung high school kami, uso na rin yan. Biro na high school pa lang. Eh, si daddy, hindi masyado ka strict dati. Pero syempre, high school, ito maganda, mga homeschool to mga anak namin eh. Kasi sa high school, kala mo talagang uso yung may boyfriend na dapat kahit high school ka, third year, second year. Kasi meron kaming kilala, ganun. So, hindi mo alam gagawin mo, anong gagawin mo? Madalas ay hindi, pag lalo, pag nakikita mo mga sa Facebook, yung sana all, may jowa, yung mga ganyan. Yun dapat, may mga friends mo, sinasabi ako, wala na, di na ako pinapansin eh. Pero nakakawa itong mga to, 13, 14, yan, mga ganyan lang. Puro ganun na nasa utak. Pero, yung kabaliktaran nun, ay paano kung lagi ka sa church? Binabasa mo, inaaral mo, inakabisado mo pa, edi para kang may counselor. Ano yung counselor? Tinuturuan ka. Hindi ganyan, ganito. Ah, okay. Sige, ginagawa. Okay naman, ito pa ang kailangan mong gawin. Sarap ng ganun. Bira gumagawa, no? Kasi iba, kailangan lagi may bayad. Sa church, ganun lang eh, no? Diretso pa tayo. Ilang minutes na? 37. Kaso pagod na ako eh. Totoo lang. Pero siguro, nakuha na natin, di ba, yung mensahe. Mahalin mo, yung salita ng Diyos. Lahat ng pakinabang andyan. Sa mga kabataan, sa mga bata, sa mga matanda. Eh, parang basta ikaw, tanda mo na. Hindi pa naman. Pero, exciting pa rin ba sa iyan? Yes. Kailan lang, kausap ko yung binata ko. May binata na ako eh. Imagine mo kung wala akong wisdom. Hindi, ang hirap i-deal ng mga bata. Titigas ng ulo. No? Matitigas ang puso. Kaya ngayon, exciting pa rin sa akin. In a way, dahil kahit alam ko na sarili ko yan, ngayon naman, ituturo ko sa iba. Eh kung hindi ko na naman alam yan, paano na naman? Amen? So nakuha nyo na po. So sana, again, salamat po andito kayo sa anniversary natin. Itong church na ito, nagsimula tayo at matatapos tayo. Puro salita ng Diyos. Kaya discerning word, Baptist Church yan. Narinig ni Pastor Padre, sabi niya, antindi ha. Kasi doon, umaten siya sa yung speaker doon kina Pastor Ray. Eh di pinabati lang ako. Di sinabi ko, ano daw pangalan? Di siya, antindi. Kasi totoo kasi, hindi na target din magbida, pero yan ang kailangan natin. Pag napansin mo yung iba, hindi na nakaka-discern, hindi na maintindihan. Masama ba yan? Ha, masama ba yan? TikTok, masama ba yan? Masama ba yung Baptist Day? Eto may Baptist Day, walang Iglesia Day. Yun nga ang problema eh. Nauna pa tayo, ano tayo insecure? Kasal? Eh may kailan lang, may nagdidepensa pa dyan. Kaya anyway, discerning, amen. Dapat maintindihan natin. Pag gusto maintindihan mga bagay-bagay una, ito ka. Kaya ano yan eh, sa Hebrews 4:12 yan. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of joints and marrow. And is discerner of the thoughts and intents of the heart. Ang lalim no? Kahit ikaw mismo hindi mo maintindihan.
Sila hindi naiintindihan, pero yung salita ng Diyos alam na. O, saan gagawin mo? Magpaturo ko ngayon dito, naiintindihan pala ako nito eh, kahit yung mga misteryo sa puso ko. Ano yung misteryo ng puso? Ha? Ito alam na. Sangka pa, pati nga daw sa Johnson Miles, obviously hindi physical yun. Yung mga nararamdaman mo, yung mga nagpapasakit sa'yo, yung nagpapasaya sa'yo, nagpapalungkot sa'yo, alam na ng Bible yan. Sangka pa. So alamin mo to. Para matulungan ka ngayon, bata ka pa, talino muna. Kaya ganyan po ang ating church, di ako na-intimidate, konti lang tayo. Ang dami na nga natin, bibilangin ko itong katumbas nito, 100. Ito, 1,000. Ito, 500. Ito, 1,000,000 to eh. Ayun, ano yun? 2 piso lang eh. Yan ang totoo, kasi hindi yan binibilang lang sa ganyan. Kaya si Brad, nagpunta pa dito yan, meron ng ano eh. Kaya sana ma-appreciate ng kapatid niya yan, tsaka ng kanyang second cousin. Amen. So, yun lang, patisikit. Yan. Nagbabike pa yan para dito eh. Sana salita ng Diyos ang binabike mo, Brad, ha? O, ihalo mo na rin, ha? Nag-chat-chat tayo. Okay, naalala ko yung sarili ko na. Hi, let's pray. Lord, maraming salamat sa aming anniversary, Panginoon. I pray. Kayo po ang aming maging focus sa aming church, Panginoon, at di naman kami nagsimula. Panginoon, nawa hindi lumipas ang desire namin, Panginoon, na maintindihan ang inyong kalooban. Sundin namin yung unti-unti, Panginoon, yung mga kaya na namin, hindi namin ito itigilan, Panginoon. Ang salita, mamahalin namin, bisaduhin namin, may meditate, babasahin, ipapamahagi, kukopyahin, kung ano man yan, ipagtatanggol, Panginoon, sa mga sumisira niyan at binababoy niyo salita, Panginoon. Tulungan niyo pa, ibigyan mo yung lakas, talino, Panginoon, at tapang. I pray na sa aming 40th, Panginoon, magpapatuloy pa kami. Maglilingkod kami sa inyo, magkakasama. We treasure each moment, Panginoon, ng fellowship. But especially, Panginoon, the fact na nakikita namin kami ginagamit niyo iba, eh, parang hindi na, wala na soul winning sa iba. Nagpapalit ng King James Bible, Panginoon. Dinedepensa pa yung mga bakla, kung ano man yan, Panginoon, I pray na kayo po, awaan niyo po kami, Lord, ang effort namin, bigyan niyo ng katagumpayan, Panginoon. Depensa niyo rin po, Lord, kami sa mga bagay hindi namin kayang protekta namin sa sarili, Panginoon, outside forces, Panginoon. But kayo po, sa inyo ang titiwala, mahalin namin kayo, Lord. Yung mga internal conflicts, Panginoon, hindi rin makawala minsan sa church, hindi namin medyo na-cover, pero I believe sa inyong salita din, ganun din po kami gagawin ng tulong at pangunawa at sagot, Panginoon, sa mga ganyang bagay. Sa ibang bagay, Panginoon, alalaan niyo rin po yung mga struggle ng mga kapatiran, sa kanilang business, Panginoon, sa pamilya, sa love life, kung ano man yan, sa studies, sa trabaho, sa career, sa family matters, Panginoon, sa mga mag-asawa, mga magkakapatid, Panginoon, alalaan niyo rin po, Lord, upang, sabi niyo sa salita, makapaglingkod kami ng lubos sa inyo. So, yun lang po lang, Panginoon. Mahal namin yung salita. Mahal namin kayo, Panginoon. Kayo pong malalating. In Jesus' name we pray. Amen.